what's up mga ka-sharing, magandang umaga. So ngayong umaga ay Friday, day off namin. So may gagawin tayong project mga ka-sharing, ay gagawa ng kakapit tayo ng preno ng kasama natin. Sa office, harap at likod. So mainitin muna natin itong ating sasakyan. Usapan namin mga ka-sharing ay 8:30. So na-late na naman tayo sa usapan. Yan yung gamit natin na handa na. So pupunta na lang tayo doon mga ka-sharing. At malapit lang naman ang bahay. Yan na naman sa kabilang highway ng bahay niya mga ka-sharing. So pa-anin muna natin itong ating makina. So pupunta na tayo doon. Ito yung sasakyan nakaraan mga ka-steering na binlog ko, na magkakabit din sana kami ng brake pad pero makapal pa. So ang natuloy namin gawa ay sa yung AGR nya at saka throttle body. So ngayon matutuloy na kabit yung kanyang brake pad na bago, harap at likod. So same brake pad, same disc brake, harap at likod. So hindi parehas yung laki at yung pag-adjust, kasi yung likod mayroong handbrake mga steering. So mahirap ibalik sa dati yung kanyang piston. So titingnan na natin mamaya mga steering kung paano natin gagawin. So tara mga steering, samahan nyo na ako. Long sleeve mga ka-steering at baka masira yung kutis natin. Sobrang init. Dito yung sasakyan niya mga ka-steering. Ayun, sa dulo. Atas natin. Thank you.
Tawagan muna natin mga kasiring. Para tumabas. Nagsisimula na kami. So, ayan. Tatanggalin muna natin tong kanyang ano, para ma-check natin yung brake pad niya. Steering bali halos kalahati pa lang pero matigas na yung ano niya, yung brake pad niya, kaya yung rotor base niya ayan sinisira niya at kinakain. So yan, halos kalahati lang nabawas. Mana? So yes. Di variasi yung ano nila no. So testing natin yung size. Ito Amerika eh. Amerika oh. Pero ano siya oh? Mas maganda siya. Ha? So okay to. Mas fit yan? Ha. Oh. Hindi kasi made in Korea. Ano to? Korea eh. Korea din tong nabili mo? So yan yung pinagkaiba. Kasi Daiwo to eh. Una Daiwo to. Magkaiba yung ano ng brake pad nila mga ka-steering. Yung ito ay US. Ito ay original ng Korea. So para mas maganda tong ano ng Korea, si ano yung brake pad niya. So palitan na natin mga ka-steering. Pero itong yung kanyang rotor base. So hindi na natin paparipis kasi baka lalong ninipis. Yan. Yung kabila ano na rin. Masyadong matigas nga. Metallic na metallic. Yun yung natunog dyan. Yung metal na ano. So yun mga ka-steering. Isang tornilyo lang tatanggalin natin dito sa caliper niya. Iangat na lang natin ng ganyan. So ingatan din natin to yung ating flexible hose na masira. Gawa ito ay puputok. So ito mga ka-steering, mayroon ng putok yung ano sa labas. Kaso lang wala kaming mabibilan ngayon ng flexible hose. Gawa ng Friday. So alas 4 pa yung magbubukas mamaya. So, next project na lang ulit to yung ano niya. Yung flexible hose. Kalimutan nga pala natin kahapon ano. Itong ano ko sa'yo nung dati. Wala kasi yung bukas ngayon eh. May bukas na sana. Para isang palitan. Wala, anong kahapon mo sa pasada eh. Alas 4.
kuha nga ito, ano to? Tubig na may sabon. Linisin natin to. So, mga kasiring, itong rotor base niya, medyo, ano ba, makinis at may kunting ano na. Ito, kita niya naman. So, yun na mga kasiring, kung kayo may Chevrolet Octra, kahit anong sasakyan mga kasiring, simple procedure lang. Isang tornilyo lang babakasin natin, tapos iangat natin itong caliper. Yan. Wag po kayong magtanggal dito sa taas, kasi sa taas pag binaba mo mabibina to yung flexible hose. Kailangan ng baklas natin ng isang tornilyo sa baba para pag tinaas natin yan, hindi masyado maano yung flexible hose. Pero depende naman sa iba, no? Kasi yung ibang sasakyan yung caliper sa baba natin ibababa eh, para magkaano tong flexible hose niya. So ito pro halos lahat taas ang baba at taas ang ano makasteering yung angat tulad nito. So pinapakuha lang natin ng tubig si architect para malinisan natin to ng tubig na may sabon. So same procedure lang po to mga kasteering dito at saka yung sa kabila nasa caliper. So yung likod mamaya titingnan natin gawa ng disc brake din, naka rotor disc din siya. Titingnan natin kung paano baklasin siya gawa ng may handbrake. So first time ko rin magbaklas noon sa Chevrolet sa mga Toyota, naka ano na ako niyan, kaso hindi ko lang na-vlog mga ka-steering. So ito mga ka-steering, oh, kailangan din ng yung piston niya, kailangan din ng yung guma palitin, pero pwede na rin to pagtiyagaan. Tanggal natin yung mga ano. Galing ni Kuya. Ano mo i-explain ni Kuya nun? Sino? Yung si... Ano mo? Si... Anak mo? Pinapareport yun sa ano niya eh. Sa... Wala. Ano dyan? Sa... ano niya? Project? Mayroon na bait yan, ano? Yung Saudi niya. Mayari ng bahay niya? Mayari ng bahay niya? Ano yun din? Anak siya. Siya lang naman yun din. Anak yun sa taas. Sulo niya pala yung taas. Hindi, may mga... Yeah, may mga ano din.
Kaya na nang ano? Hmm? Yaris. Yan, ayos na lang yung steering. Tanggal na yung mga pudpud ng brake pad. So, pwede na natin to kabit yung ano. Bago. Baliktad pala yung kabit namin mga kasiring. Yan. Yung ito pala, yung ito. Ito ano to? Ito yung ano niya, yung warning. Na pag manipis na siya, na hindi siya abot na ng bakal. Pag manipis na siya, ito. Pag umabot na siya dito, tatama itong rotor base, tatama dito. Tutunog siya. Kaya 'yun ang ano muna magpalit na. Iingayan kahit hindi ka mamirino. Natin mga ka-steering. So medyo maganit pa, kunting adjust pa sa piston. Yun, dali din. Na mga ka-steering, so basic na basic lang kayo may sasakyan, yun isang tornilyo lang babaklasin natin. Magandang ano niya. Ano siya to? Bronze yung sa Korea. Oh, parehas silang metallic kaso lang ito metal talaga. Matigas din siya. Hindi ito, bronze siya oh. Yung kinaiba ng materialis niya. Ito metal ito, talaga. Silver meter. Ito mas malleable yung ano, bronze. Oh, 'yan. Ito silver ang ano niya gamit. Kaya mabilis siya tumunog. Mas matigas. So, ayan mga steering. Ilipat muna tayo sa likod para isang uwi, diretsuhan. Kabit muna natin yung gulong. Yeah.
Nah. Di ikut tara, konti lang na ikutnya. Naka ano yan ba? Kakambyo? Naka drive? Video. Ah, naka neutral. Naka park. Park. Okay. Oh, dinagdagan niya tayo. Dinagdagan ng socket room eh. Sabi nga na eh. Ano eh. Nikita natin ito eh. Oh, luwag. Yan. Mga kasiring, natanggal na namin. Yung pang likod. So, adjustan ng ano, handbrake. So hindi yung handbrake niya hindi pa naka ano dito sa caliper niya. Si Pirecha rito brake shoe. Hindi tulad ng Toyota Corolla yung handbrake niya kasama sa caliper. So si Pirecha pala siya. Si Pirecha pariyasan ng Land Cruiser. So saan mas ano diyan? Ito kasi may spirit siyang spirit. Kapag mag-pull dito hindi maapektuhan yung handbrake gamitin mo yeah. Mag-brake ka pa rin tama so ayan makistir ayan isang tornilyo lang babakasin natin ulit same procedure sa harap ayan tanggal na natin kasi nga sa Optra harap likod, ano siya? Disc brake. Ah, disc brake. Katulad nangyari, drum brake yung likod. So, ayan. Yung metal niya, silver din. Kaya maingay. Okay, ano pa siya eh? Ito, makapal-kapal pa ito. Makapal pa rin na mga ka-steering, kaso lang, maingay siya. So ayan o. Kunti lang ang bawas. Kaso lang yung metal niya is silver. Hindi tulad nitong isa bronze. Ito. So may bago din lang naman. Papalitan na namin. Ito pala kahit isang taon pa ito ulit yun o. Wala kang grasa dyan ano? Ay meron ako ito. Grasa? Wala. Lagis mo nga handbrake ka. Lalay lang. Kung ano ko grasa mga kasiring i-agresahan natin yung magic rasa. Yan ang grasa to para maganda yung laro niya.
isa maganda pa. Yes, ma. Tingnan na natin sa loob para pasayin nga ito ng screwdriver doon to. Screwdriver? No. Yung ano, yung positive. Ate, okay na. Nabuksan na pala. Malambot lang. Sisilipin na namin yung brake shoe ng handbrake. Ayan. Thank you.
kita kukuhin mo yan. Nakunat. Plastik, ha? Plastik. Plastik? Hmm. Cellphone.